Sharian na himay na ba ng maigi sa Senado ang panukalang batas na ito? Oo, Karen, dahil nga naputol no, yung pagkakataon ng Senate Minority Bloc na magtanong tungkol dito sa mga provision ng Maharlika Investment Fund Bill, hindi rin nagkaroon ng dagdag na pagkakataon itong publiko na mas mahimay pa itong provision na ito ng MIF Bill. Partikular na yung mga importanteng tanong, saan kukunin yung pondo para rito? Magkano? At kung paano ito mababawi ng gobyerno pagkatapos gastusin. Iginiit ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na dapat Senate Committee on Government Corporations and Public Enterprises ang tumalakay sa Maharlika Investment Fund o MIF Bill imbes na sa Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies na humawak dito. Whose idea was the Maharlika Investment Fund? Saan ba nanggaling ito? Is it possible that we are doing this as a favor to a businessman who has access to the ears of the powers that be? Kinwestiyon din ni Pimentel ang pagbabadali ng Senado na talakayin ng panukala na kahit certified as urgent bill ng Pangulo dahil wala naman anyang kalamidad o national emergency na kailangan tugunan agad. Sagot ni Senador Mark Villar na siyang sponsor ng bill, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas nakakaalam kung anong emergency mayroon ang bansa. I believe poverty is it's a matter of urgency. It's a matter of emergency. Anything that we can do to create more jobs, to bring down the poverty level, deserves that kind of certification. This is the third week. Kagabi, biglang nagdeklara si Villar na ayaw na niya tumanggapan ng tanong mula sa minorya tungkol sa Maharlika Bill. Kasunod ito ng pagsasabi ni Pimentel na itutuloy niya ang pagtatanong ngayong araw tungkol naman sa target na pondo ng gobyerno para sa Maharlika Investment Corporation. Sa bersyon kasi ng Senado, panukalang lagyan ang Maharlika Investment Corporation o MIC na aabot sa 500 billion pesos na sisimulan muna sa 125 billion pesos at manggagaling sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang iba mula sa PAGCOR, Government Financial Institutions o GIFs at Government-Owned and Controlled Corporations. Pwede ring hugutin papunta sa MIC ang pagbebentahan ng mga government properties, pati na ang pension fund ng mga kawaninang gobyerno at pribadong sektor mula sa SSS, GSIS at Pag-IBIG contributions. Sa sesyon kagabi, iginiit ni Villar na tatlong linggo na siya sumasagot sa mga tanong ng Senate Minority Bloc. At sayang ang oras kung uulitin pa ito, bagay na sinang-ayunan ni Senate President Mig Zubiri. 11 ang pumabor na tapusin na ang period of interpellation at sina Pimentel at Senator Risa Ontiveros lang ang kumontra rito. Dismayado si Ontiveros sa nangyari sa sesyon kagabi, sabay apila sa mga kapwa senador. Ang appeal ko talaga sa aming lahat sa Senado ay at the very least magpasok ng amendment na yun na nga po, forever i-assure ang mga miyembro ng GSIS at SSS na kanila atin ang pondong iyan at hindi yan hahawakan o gagalawin ng gobyerno. Pero sa mga nakausap namin senador, maging mga taga-mayorya ay kontra rin sa probisyong nagbibigay na opsyon sa GSIS, SSS at Pag-IBIG na magbigay din sa MIC. Sabi ko na, support ako dyan dahil wala na yung GSIS at SSS. Pero ngayon, meron palang isang probisyon doon sa ilalim na nagsasabi na pwede mag-invest. Siguro, hindi lang ako siguro mag-attempt na i-amend yung particular provision na yun. Pati ang mga ekonomista, hati rin ang opinion sa usapin. Pero mariing payo ni Finance Secretary Benjamin Jokno, walang dapat ikatakot. Dalawa lamang o tatlo lamang ang maaaring gawin ng gobyerno upang ito ay makapag-compensate o makabawi doon sa mawawalang pondo. We have to be prepared not only to pay a higher level of taxes, yung pagbabayad ng mauutang para ipampuno doon sa mawawalang pondo na ibibigay naman sa Maharlika Investment Fund. The objective really is to developmental in nature, such as infrastructure projects. It's not just for economic growth, but
overall development for the long term. Panic ano naman yun. There's no basis for that. Right now, may mga restriction on SSS and GSIS kung magkano pwede nilang invest outside. I feel giving them an opportunity to invest in an infrastructure project. No? Tollways ito, ano ba? Nakikita ng 20% return. Bakit po naman sila bagong babawalan? Karen, alam mo, kanina agad na isinalang yung motion nitong si Senador Pimentel na ibalik nga sa Government Corporations Committee itong MIF bill. Pero 16 na senador yung agad na kumontra dito at 2 lang sila ni Ontiveros na pumabor sa motion. Kaya si Ontiveros nagtangka pa na mag-interpolate dito naman sa ibinigay na turno and kontra ni Pimentel, pero hinarang na ito ni Senate President Zubiri. Pinayagan lang siya magsalita para dun sa 16 oras na ibinigay kay Pimentel. Samantala, kanina nagsalita rin si Senator Chis Escudero at sabi niya walang test of economic viability na naibigay yung economic managers ng Marcos Jr. Administration. Kaya pwede na makontra ito o ma-question ito sa korte. At kanina, Karen, 6:06 ng gabi ay binuksan na itong period of individual amendments. Pero sa ngayon, naka-recess pa yung sesyon ng Senado at sa pagbabalik, inaasahan na isa-isang tatayo yung mga senador na gusto maghain ng kanila amyenda dito sa MIF bill. Karen? Sherry Ann, 2 talong lang. Nangangahulugan na talagang pasok na sa bersyon na ito na pagkukuna ng pondo ang pag-ibig, ang SSS at ang GSIS. Oo, Karen, actually, kung pagbabasehan natin yung pahayag ng mga senador na nakakausap natin, no, itong provision na to, marami na maghahain ng amyenda, no, merong mag-a-attempt na strike out ito doon sa bill, no. Isa na doon si Senadora Ronald De La Rosa, at ang sabi nga ng Senate sources natin, kahit yung ibang senador, oras na ito ay manatili yung provision na ito, may mga senador kahit taga-mayorya boboto ng against dito sa MIF bill. Karen. At ngayong alam natin na minamadali na ito, kailan ang inaasahang botohan? Karen, pagkatapos ng period of amendments, inaasahan kung hindi lalamayin to ng mga senador, pwede mangyari na tonight o kaya tomorrow magkaroon na ng pagbubutuhan para sa second and third reading. Dahil nga, alam natin, no, last day of session bukas at ang allowance lang na ibinigay ng mga senador, pwede sila mag-extend hanggang Webes para dito sa MIF bill. Karen? Maraming salamat, Sherry Ann Torres.